Elizabeth Oropisa Freeman, o mas kilala sa tawag na La Oropisa. Boots naman ang tawag sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Isinilang ang ating idolo noong Hulyo 17, 1954. Siya ay tubong albay. At alam nyo ba mga kaibigan, siya lang naman ang nagwagi at nakakuha ng gawad pagkilala bilang isang Grand Slam Best Actress sa pelikulang Bulaklak ng Maynila. Hindi lang yan mga ka-charmates, siya rin ang dating Miss Luzon ng Miss Republic of the Philippines taong 1972. Alam nyo mga kaibigan, hindi lang dyan nagtatapos ang kanyang mga naging titulo. Para sa inyong kabatiran, siya rin ang isa sa mga tinaguriang White Castle model in the mid-70s. Ito pa ang mas nakakatuwa, mga ka-charmate. Alam nyo ba na si Elizabeth hanggang sa ngayon ay nagkatrabaho bilang isang manggagamot o healer? Mga kaibigan, sa taong 1974, ang batang si Elizabeth ay mas lalong naging tanyag nang lumabas siya sa Silso at Castillos, ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa, bilang leading support ng dating Miss Universe na si Gloria Diaz. Hindi lang yan mga ka-charmates at mga kaibigan, siya at si Gloria Diaz lang naman ang gumawa ng malaking splash by introducing the Whitlock in Philippine cinema. Mga kaibigan, bago natin ipagpatuloy ang ating usapan, inaanyayahan kita munang pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi tayong nag-uusap sa mga showbiz usapan na kagaya nito. At kung ikaw kaibigan ay may panahon pa, pwede ka namang mag-comment dyan sa baba at i-share ang video nito sa ating mga kakilala at mga kaibigan. Bilang pagpapatuloy mga kaibigan, ang ating bida ay mas lalong naging tanyag nang mapasabak siya sa mga napakaraming pelikulang kanyang pinagbidahan. Ang ilan sa mga ito ay ang Agila taong 1980, The Untold Story Viscondi Massacre taong 1994, Victim Number 1, Delia Maga, Jesus Pray for Us, A Massacre in Singapore taong 1995, As Flor Contemplacion, Delia Maga or Gina Alahar Colihir Kababayan in this movie. Tabi-tabi po taong 2000, Ang Huling Birhen sa Lupa taong 2004, Lastic Man taong 2004, Bariuke taong 2005, Shake Rattle and Roll Tuki 5 taong 2005, Apoy sa Dibdib ng Samar taong 2006, Roxanne taong 2007, Dead na si Lolo taong 2009, at Felix Manalo taong 2015. Sa mga television, series at palabas ay mas lalo din siyang nakilala ng taong bayan, kagaya na lamang ng Mars Ravilos Captain Marvel taong 2006 hanggang 2007. Anghelito, Batang Ama taong 2011 hanggang 2012. Obsession taong 2014. Flor de Liza taong 2015. Impostora taong 2017. Pamilya Roses Contisa taong 2018. The Guest taong 2019. Ang Daigdig Ko Ikaw taong 2020. Ikaw Ay Sa Akin at Ang Agimat ng Agila sa Kasalukuyang Taon. Kung ang pag-uusapan naman kaibigan ay paramihan ng award na natanggap, aba, itong ating idolo ay di naman magpapatalo. Natanggap niya ang mga sumusunod na gawad pagkilala, kagaya ng FAMAS Award for Being Best Actress,
Goward Orion Award for being Best Supporting Actress, Manila Film Festival Award for being Best Actress, YCC Award for being Best Female in Leading Role, FAP Award for being Best Actress, Star Awards, Actress of the Year, Goward Pasado Award for being Best Supporting Actress, Golden Screen Award for being Best Performance by Actress in a Leading Role, and Sinimalayan Award for Best Supporting Actress. Ngayon na mga kaibigan, atin namang kilalanin ang kanyang naging tatlong prinsipe at isang prinsisa sa kanyang buhay. Silang naman ang kanyang mga anak na sina Henry, Gabriel, Louie at Genevieve. Mga kaibigan, para sa inyong kabatiran, silang lahat ay legally adopted lamang ni Elizabeth. Mga ka-charmates, hanggang dito na lang muna tayo. Naway ang videong ito ay nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman patungkol sa buhay ng ating mga hinahangaang mga artista. Sa muli, ako ay nakikiusap na kung ikaw ay di ko pakasama sa aking munting bahay, huwag mo naman sanang ipagkahit ang pagpindot ng subscribe button at notification bell upang lagi kang una sa mga showbiz usapan na katulad nito. Sa muli, maraming salamat sa panahon ng pagtangkilik at panonood. Sa muli, ingat tayong lahat, mga kaibigan. Ingat tayo sa kumakalat na karamdaman.